guest of honor and speaker, General Daud Rodrigo A. Fabilion Alhaj. Magandang umaga po sa ating mga mapupugi at magagandang mga lalaki. Walang palakpak diyan? Ako po ay hindi ko po expected na bibigyan po ako ng gawad na bilang hero sa bar ng buhay po palang ako. Actually, matagal na po akong gideclare na bayaning buhay at papatayuan ng mga monumento, estatwa sa buong Mindanao, bawat probinsya. Sabi ni Chairman Norme Suari, dahil the one and only general na talagang taos-puso ng lingkod sa Mindanao na para magkakaroon ng tunay na kapayapaan. Ako po yung sinasabi ni Chairman Norme Suari ng MNLF. Dapat palapakan rin ninyo. So, pero hindi na po stro. Bakit? Hindi ko alam kung saan napuntang budget. ikalawa na po ito. At salamat ako sa UNOTV kay Sir ang may-ari na si kay may-ari si Mangahas, ano ba ang pangalan ni Sir Mangahas? Adani Danilo Mangahas, palapakan ko ninyo. At sa kay Ma'am Luani kanina dito, so gi-research po nila kung ano po ako. Hindi po ako nag-research sa sarili nga, ganun po nagulat po ako. At tinawagan nila ako na bibigyan ng isang Heroes Award. So, kasi galing ako ng Mindanao, gusto ko sa buong bansa ng Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, na magkakaroon tayo ng tunay na kapayapaan. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa, through by ating Panginoong Ama sa Langit. Dapat palapakan po natin. Nandoon po ako sa Europa noon, na delegado po ako ng peace process Mindanao to 57 nation of Islamic country in United Nations buong mundo. Interview nila po ako sa Europa kung ano daw ang gagamitin kong strategy about bilang general para mapahinto ko ang kaguluhan. Ang sagot ko po, ako po ay isang general, ang gagamitin ko po para manalo sa digmaan ang tunay na utos ng Diyos sa kapayapaan. Walang paril at pala, the only general po. Ako po yun. Kaya maraming nagtaka, lahat ng mga prime minister na malapak po sa akin noon. Pero yung mga iba, mga utak kamatis, maraming comment, magagawa ba ni Pabilion po yan? Ito nga ngayon, nagawa ko sa Mindanao, kung may mga scattered ngayon doon na magkakauluhan, gawa-gawa yan, pira-pira lang po yun ngayon. So, dinala ko po to sa Luzon at Visayas na makipaglaban, kasama po kayo, nare-recognize ko na hindi lang ako isa. Kayo po ang katambayayon ko bilang partner sa tunay na pagpapago ng ating bansa. Dito po, napagsalamat rin ako sa mga juries. Nakita ko po yung pinaglaban ng aking founder na si Ilonggo man to. Pwede ka na po ang Ilonggo ni. No? Na pinaglaban niya by juries, no corruption, aywan natin kung no corruption. Ngayon, kung no corruption, ang ating pamahala sa bansang ito sa sunod na mga henerasyon, baka sobra pa tayo sa mga kurap ngayon, nga nandiyan nakaupo.
May pala pa kayong mga kurap niyan. Grabe naman ang kurap po. Diba? Grabe. So, ay makapasok sa iyong grupo dahil ang akin ay pinaglaban federal, federal rin, yung tunay na federal, at ikaw, federal, jury, ganun, kung pwede lang ay magpasok ako sa busisi niya rin ang aking pinaglaban, pasok po sa inyo po. Sana tanggapin po ninyo ako na maging membro po ng juries under ni founder Sixto Quilates Lagari. Sana palapakan niya ninyo na. Okay. Palapakan po ninyo. At una, ito rin ang tinitingala ko rin nga ang abogado, itong kaibigan ko, nakita kami ito sa Lipulog. Doon, nagdebate. Nakita ko ito si Attorney Glinsong. Sabi ko, Attorney, sana balang araw makasama tayo at sana maangkin mo rin ang pangarap mo balang araw na ikaw auupo, na hindi kurap ay kung kurap ka sa dito sa painyo pa lang, sipahin ko ito. Hindi ako natatakot. Hindi ako natatakot sa Mindanao. Kahit sino pa yung mga revolutionaries doon, ng mga Muslim. Hindi ako natatakot. Basta sinabi ko po yan para sa pagbabago. Tama ba? Asahan ninyo na maging kasama nyo ako habang buhay. Basta lang sa matinong pamaraan. Pabilyon, wala ako ni isa. Kung ano-ano mga kamalamalahan ang ginagawa ko, no involved. Wala akong involved sa mga kung nanonong dyan. Sabo, illegal, lahat, wala. Kaya nyo pagmalaki po ang inyong general. Dahil kahit ano pa sa posisyon sa gobyerno, ayaw ko. Bakit? Ayaw ko madungisan ang aking pagkatao. Tama? Tama. Kayo lang ang ihahabla namin, tulungan namin kayo. Tulungan kayo ng inyong Prime Minister sa Sultanate. Actually po, hindi po ako Prime Minister ng Sultanate of North Borneo. Prime Minister po ako ng Sultanate ng buong bansa Pilipinas including North Borneo. Palapakan ninyo. At ako rin ang Secretary General ng Sultanate sa buong mundo. Yan ang titulo ko po. Natuwa nga ako kay Parmen na Prime Minister of Sultanate of North Borneo ay hadlok, mahadlok man ang Malaysia sa imuha. Kay naanaday Prime Minister of North Borneo. Pero ako lang yahapon panindigan. Di ko mahadlok nila. Di ko takot nila. Kasi atin yan ang North Borneo. Amen. Mamaya, isalaysay ko sa inyo kung paano ang proseso sa pagkuha dahil mali po ang kanilang inahabla, nanditong abogado, sabi ko, nakaprepare na po yung aking mga dokumento. Anin mga abogado, anin mga VIP, sana madala kayo doon at ako ikapito, haharap tayo sa Hague, sa ICC, sa Netherlands at United Nations, dalhin natin doon ang tunay na may-ari ng North Borneo at ibalik sa bansang Pilipinas, hindi sa organisasyon, hindi sa sarili. Kaya nga minsan, sinabi ko doon sa Facebook, mali ang inyong hinahabla, claim, Sabah, ang Borneo ay brilyante. Nandoon nang galing ang mga brilyante, pinaprase sa India, pagbalik sa Malaysia, grabe ng kamahal. Oh. Pero yung walang alam ang ating mga tao, mga leader natin. Mali pang hinabla. Sabah, 1963. Anong ibig sabihin? Sabah, tinaniman nila ng saging. Sabakit. Ano tatingin nila sa atin, unggoy? Kaya nga, dito yung ating magagaling na mga bugano, nandito po kayo. Pag-discussan natin mamaya, sasabi ko sa inyo ang katotohanan na kung sino ang signatory noong 1957 kasama ni Marcos, si Marcos ay legal counsel lamang sa panahon ng 1957. Hindi natin basihan noong 1963 dahil ang may-ari ng North Borneo 1963 ay hindi pumirma dahil sa laki ng area, maliit ang upa.
Ang tumanggap, maputang ina, yung caretaker, pumunta doon sa Malaysia para ituloy ang renta dahil akala nila namatay na, minasakit na, naubos na yung pamilya na may-ari na nang nagperma sa kasunduan ng 1957. Nagkamali sila. Buhay na buhay! Nang nalaman nila, alam nila, buhay na buhay yung bata na pinanak ni Marcos. Na nagsasalita sa entablado, tahimik sila lahat. Sarado ang kanilang bibig. Bakit? Yung bata na yun, siya ang descendant at permado pa na mga kiram, confirmation ng mga kiram na yung bata na yun, yun ang descendant ng North Borneo. Prapakan ninyo! Nandiyan ang dokumento! Sila mismo! Kaya na nang lumaki na ang bata, naging general ang bata, na nagsasalita sa Luzon, besides Mindanao, misiter na ang mga. Bakit? Eh, alam nila yun. Diba? Kaya mamaya, yun ay didiscuss ko sa inyo, paparinig ko kay Atty. Glinsong, siguro God's will, nga magkita kami doon. Doon yan, sa Dipolog. Tanungin nyo si Glinsong kung gaano ko siya ka-entertain doon. O, naghanap pagkain ng abogado, walang pagkain. Dito. Diba? Oh, kaya na si General Pabilion, kung papapanarin, ipapatayo natin ang triplet diamond tower dito sa Quezon City. Ang isa ka building para sa inyo sa Juris, ang isa ka building para po yan sa Sultanit. Ang isa ka building para po yung dat tirahan ninyo at mga Juris, doon na kayo maninirahan, inyo na po yun. Intindihan natin. Nandito ang engineer ko na. May design na po ako doon na pinapakita ko sa inyo mamaya. Pero huwag tayo doon, sabi niya, drawing lang yan. Maniwala kayo. Huwag tayo maniwala sa mga kung ano-ano ng pangako dyan. Yung tao na mimira ng mangako sa tao na hindi binibigay, amo po sa san. Sayang pa ka, general ko. Tama ba? Tama. Pusasan na to. Kung hindi, ilubog, buhe. Para matapos ng mga kalukuhan sa bansa natin, para sa ating bayan, kung tayo ay nagmamalasakit na tunay. Tama ba? Okay, trapakan po natin. Maraming po salamat sa nagbigay ng award sa akin. Ikalawa na po to. Hindi lang to una, ikalawa na po to. Aywan ko sana sa sunod. Baka ako na lang magpatayo sa staff ako. Diba? Oh, kasi na, mayroon naman tayo dito eh. Diba? Mayroon naman sa Mindanao. Pero bago ako matapos, bibigyan ko rin ng konting award ang ating chairman, president, founder ng Juris. Galing mo sa akin po yan. Okay. Office of the Prime Minister, Sultanate Kingdom Organization, Plaque of Appreciation, Founder, 6th Back Floor, Lagari, PhD. Okay, sino lang magbasa na ito? Sandali, kasi medyo maas na tayo, pero itong maas, binatang binata pa hanggang ngayon. Binata pa rin. Ayaw ko kung sino magligaw sa akin. Ay ba? Bakit ikaw na lang magbasa sa award mo? Ayun po, kuhay lang akong mag-asawa. Award ko yan. Ay, ikaw pa rin magbasa. Ah, sige. Tungko ka natin. Sultanate Kingdom Organization Incorporated presents this plaque of appreciation to founder, 6th of Flor Lagari, PhD, Special Assistant of the Prime Minister. Nakita niyo na yun. Para kung sila bongo nito. Ang special assistant, pwede yung bagman. Anyway, your leadership and exemplary performance to this organization made a lasting impression. Keep up the burning spirit. Given this 8th day of September 2020 at Jonathan Room, Aberdeen Court,
Hotel Quezon City, Quezon Avenue, Philippines. Signed, Governor General Rodrigo Daud A. Fabilion Alhaj. May Ma'in, Master Degree in Economics, PhD, Public Administration, Prime Minister, Anti-Terrorist, Anti-Kidnapping, Anti-Illegal Drugs, Bedrock of Democracy. Yan. Lover boy. Anyway, thank you very much. Thank you very much. Ano po? And then, tamani naman ako nito, parang awa niyo na. Para may ebidensya, kumbaga, kesa favorite boy. Sa kabila, para dito ka sa kabila, para ayaw. Itong arkitekto natin na magpapatay ng dito. Wow. The best. 30. Juror. Juror. Okay. Maraming salamat po. Jim. Sa ating pagpapatuloy, mga kasoberano, kapwa soberano, Pilipino, kalahin kayo mag-iyan po. Ang ating organisasyon ay ipinanganak sapagkat kontra ho tayo sa korupsyon at injustices. Dito ngayon na ipapaalam ko po sa lahat, lalo na sa mga kasamahan ko, at ito dapat niyong pakinggan, tanim natin sa puso at isipan kung ano po ang tunay na layunin ng sultanate at ano po ang sultanate. Kasi dito, kapag nakarinig sila ng pangalan sultanate, ang isip po nila, lalo na ang taga-Bisaya sa Luzon, ay isang Muslim. Yan ang nakapasok sa kanilang kaisipan. Sino naglason sa mga Luzon at Bisayas na pag-iisip na isang sultanate ay isang Muslim? Mga Espanyol. Ibalik natin ang tunay na kasaysayan ng ating bansa. Sino ba ang nagbansag sa mga taong mandirigma na hindi magpasakop sa pamahalaan ng Kastila? Sino nagbansag na ang hindi magpasakop sa pamahalaan ni King Philip Bisika noon at Queen Victoria, na ang tao kapag hindi mabibinyagan na isang Pilipino ay isang murong? Hindi po sa atin yan. Pero isa-isahin ko muna ito. Dahil sila ang nagbansag sa taong mandirigma na lumalaban sa kanila, tinawag nilang Moros. So bago natin ipag-alam ko sa inyo, marami pong mga profesor, marami pong mga degree holder na nandyan sa mataas na university ng ating pamantasan. Bakit hindi nila ipaglaban
ang tunay natin kung saan tayo nandoon noon. Unahin natin ang ating pangalan ng bansa noong panahon na wala pa ang Kastila ay bansa Uper. Aywan ko kung sino nakapaalam dyan. Tayo ay Dugong Maharlika. Tayo ay pinakamayamang bansa sa buong daigdig. Pinakamayamang lugar, yung sinasabi mo, sir. Dapat doon, pupunta ka sa akin. Dahil bibigyan kita ng maraming mga. Hindi po ako basta nga nagpag-urano. Wala po, actually, wala po ako mumapak sa mga university, college. Isang taon na ako nag-aral sa tuong buhay ko. Diretso Portier High School lang. Pero lahat ng mga universities diyan, mga professor, mga sila't ibang panig ng university, kapag ako ang nakaharap, kamatis ang labas nila. Bakit? Wala sila. So ngayon, gusto nyo pong malaman ang tunay na kasaysayan ng ating bansa. Tama, hindi kailangan dito na nag-graduar ka kung saan-saan ng university. Pero ako, marami akong degree. Bakit? Puro ko silang dipangin. Puro ko sila hinaharap ng university. Wala naman sila masagot sa akin. Ang lahat nilang kwento, alam ko. Kaya nga, kung ating ibalik ang tunay na kasaysayan sa bansa natin, kung sino ang nagbigay ng muro. Una, dito natin isalaysay sa ugat. Dahil kay Magellan. Si Magellan, isang general ng Portuguese. Mayroon siyang propose na hanapin itong mga spices. Hindi tinanggap ng kanyang hari. Nagtampo, pumunta ng Spain sa kay Haring Philip, binabasa ang kanyang folder na kumahanap niya ito, yung mga Ricardo, ng mga lamas, sila ang kilalanin na pinakamayamang at tudulugin ng mga bansa. Noong panahon, hindi pa masyado mahalaga ang ginto. Pagkain. So ngayon, ito po ay binasa ni Haring Philip at binasa kay sa kanyang Reina Victoria. Nagustuhan. Sa madaling salita, si Magellan ay hindi Espanyol, Portuguese, binigyan ng maraming pwersa, barko at sundalo. Si General Miguel Legazpi, na isang general ng Espanyol, naging deputy na lang. Si General Miguel Legazpi, isang historian, orator, para isulat niya ang lahat na kasaysayan na madaanan nila. Alam niyo po yun. At dinala niya si Pigapita Pigsulat. Hanapin ang Islang Molucas. Sige, malapit sa Pacific Ocean sa Ipoipong Dagat. Nagatip sila pumunta doon, na-encounter nila yung Ipoipong Dagat hanggang tinapon sila. Pagka umaga, nakita niya sa teleskopyo ang isang lugar. Akala nila ito ay Islang Molucas. Naglanding sila kasi nakita na sa teleskopyo walang barrel, walang canyon. Ang mga tao doon ay nagabahag lang at ang gamit kampilan, bangkaw at panalamang. So we underestimate ni Magellan. Naglanding sa land, yun yung sukat ng alain naman lumaban yung mga taga-isla na tinawag doon na isla ay Morocco Island. Morocco. Nag-battle, nag-bugno, nag-away, talo si Magellan. Umatras, bumalik sa kanyang galyon. Sinulat ipigapita ng tao doon sa isla ay tinawag Moroccan Piker. Then, nag-atin na nga sila ulit. Nampasukin yung Molucas Island. Nasalubong naman nila ulit yung ipo-ipo na dagat hanggang tinapos sila dito sa Asia. Nag-bye-bye si Magellan hanggang
dumapo sa doon sa barangay Masao. Ano yung Masao? Butuan City ngayon. Paglanding niya doon, sinalubong siya ni Rahas si Katuna. Akala ng taga Mindanao ay lalabanan ang tropa ng Kastila. Pero si Rahas si Katuna ay nag-surrender. Nag-surrender. Ngayon, ano nangyayari? Sekretong pumalik sa kanyang posisyon si Raha Ilichi. Nakita ni Madena ang lahat ng mga lamas at nandoon mga dahon ng pabango at sa kasiling maliit na tuktukalaw. Maliit pero napakaanghang. Doon niya nakita. Pero yung pinaka-interesado ni Madena, yung tao, maraming tao doon sa ilog, nagbabanlas, nag-re-refine ng mga gento. 13 tribe at ikubol nyo yan. 3 katribo, bawat tribo mayroong dato. May pinuno. Nakita ni Magellan na ang mga tao doon, 13 tribe sa kadami ng tao na nanirahan sa ilog, ginto ang anak buhay. Doon niya nakita ang taong dilaw. Hanggang pati dyan, pati sa pati mga uniforme nila, kasi ang tao noon, doon, ang plato nila ay bao at kawayan. So, ano nangyari? Sa dami ng mga ginto, hindi maubos. Sabi ni Madilan, pagbalik ang bayan, ayaw ng mga taga doon. So, ang mga tao doon, tinawag ni Madilan, sa butuan ng Guista Usog. Pero hindi yon ang dahilan ng digmaan doon. Tandaan nyo, ha? Hindi ang dahilan ng digmaan doon, kundi ang isang opisyal ng Spanyol ng ligaw sa anak ng dato, tinawag Dayang Dayang. Hindi siya sinagot dahil dayuhan. Intuan natin ito. Tuloy. Ay, kung hindi kayo, lalabas ako. Alam mo kung hindi kayo interesado. Ito na ang tunay na kasasayan ng bansa natin. Hindi ko mga mamali-mali, ginawa nila yung gago yan. Kasi yung nababasa natin, sulat ng mga Espanyol yun. Tandaan nyo. Ha? So ngayon, yung niligawan ng opisyal na isang princess Dayang Dayang, nakita niya sa batis na ligo. Oh, wow! Okay, right? So, nirip niya. At pinatay niya. May nakakita sa kanya. Gusto ng mga lahat ng 13 tribe, 3 katribo, kahit i-google niya yan. Gusto siyang naghabla ng petition na ibigay sa kanya yung nag-rape na opisyal para putulan ng ulo. Kaya sabi nila mamumutol ang ulo ng Mindanao. Hindi totoo! Dahil sila ang gumawa ng krimen. Tama ba? Yes. So ngayon, hindi man ibigay ni Magellan dahil baka mablangka siya, makamati siya dahil hindi siya Espanyol-Portuguese. Baka sabihin ng hari, bakit pumatay mong mga opisyal ko? Diba? So hindi niya binigay, nilabanan niya pa, nagalit ang buong tao doon sa pamumuno ni Ilichi na sikreto siya ang namuno pumalik kay Raha si Katuna. Pag-surrender ni Raha si Katuna sa mga Kastila, binigyan siya ng award at pinalitan sa pangalan Raha Katalumanya. Kaya pagdating ni Tatay Digong, nang narinig niya ang aking mga salita noon, si Rahas Katuna ay isang traidor, bayani sa Kastila. Sa ating traidor, bakit bigyan mo ng award yung mga ambasador pag alis dito na sikat, Rahas Katuna Award, na samantala isang traidor? Kaya pinalitan ng ating presidente, Rahas ng Ulang Pumigal.
Tama ba? O, yun na nila. Saan galing? Sa akin po yun. Ngayon, si Ra, si Katuna, as Ra, Katalunya, binigyan siya ang pangalan ng isang lugar sa Spain. Na isang lugar. Barangay hanggang ng bayan, hanggang naging probinsya. Province of Catalonia sa bansang Espanyol. Research po nito to. 2014-2015, gusto na maghiwalay yung probinsya sa kanyang mother nation na Spain. Gusto mag-independence. Pero, pinigilan sila at binigyan lang lamang ng autonomiya ngayon, hanggang ngayon. So, papayaan natin ngayon, dito tayo tuloy. Kasi dito yung pera, nandito yung tama, history, mali-mali, kapag mali-mali ang story natin sa bansa, tayo lahat hindi magtatagumpay. Tama ba? Tama. Ay, kung hindi tama, alis ako. So doon, nag-away, nakipagbugno, si Raja Iligi kasama ang 13 tribe, talo! Si Maginan! O matras! Hindi man nabagamit ang mga kanyo nila. Face to face ang labanan. Hindi nagamit ang mga kanilang mga kanyon. Talo o matras at saka nagsakay sa kanilang galyon at naglayag. Pagkayang nila sinulat ni Pigapita ang tao doon sa barangay Masarong ngayon Butuan City na tinawag kasi pariyo, kampilan, pariyo lahat, pariyo sa Moroto, tinawag ni Pigapita, tinawag ni Miguel Legaspi, ang tao sa Moroto ay Moroccan fighter. Dito naman, sa Mindanao, tinawag niya Moro fighter. So, sino nagbansag ng Moro fighter? Hindi tayo, sila. Dahil tayo ay matatapang. Palapakan ninyo. Ang matatapang ko. Ngayon, naging Moro kayo ngayon. Dahil ganito ako. Akala nyo, ang Moro pala ay Muslim. Tandaan ninyo, ang Muslim missionary 1380 lamang pumunta ng Bungaw. Nag-mission lang. Bago lang. Ibig sabihin, dayuhan. Sumunod ang Kastila. Ngayon, paano natin papatunayan? Makinig kayo. Sunugin ko ang uniform ko kung hindi totoo. Mag-research ka sa barangay Kabadbaran ngayon. Kabadbaran 7, nandoon ang pinakaunang simbahan ng pare na kasama ni Maginan. Hindi. Una, limasawa daw. Limasawa. The first landing Maginan, namatay na si Iyoye Bilene, hindi na kurek. O, oh, tingnan nyo. The first landing daw, ubo. Paano mag-first landing sa limasawa? Ang liit ng... Ang liit ng isla. Kung ikaw ha, powerful, nagdala ka ng maraming sundalo, dadaan ka sa mga malalaking isla. Tama ba ako? Bakit nagdusan ng landing? Wala naman tao. Pero kayon pala, pag alis nila, sinulat, Moro Kaitir, yung tao doon, sa barangay Masawa. Doon itinayo, sa barangay Kabadbaran, ngayon, kahit i-research nyo totoo, ang barangay Masao na una-unang nilandigan ni Magellan nandoon. Ako po yun, kaya matalo na ang Limasao Island. Palakpakan ninyo dahil sa inyo ngayon. Oh? Ngayon, nagbayag sila. Pagbayag, nakita niya ang Bohol. Natakot maglandi sa Bohol. Bakit? Nandun si Dato Dabuhoy, tama ba? Isang fighter na Moro rin. Nakita niya maliit na isla, Limasawa. Nakita nila ang island of Sumbo. Walang pagsibo, di ba tama? Sumbo. Ngayon, nandun. Nagaupo sa Visayas ang isang magiting na Raja. Sinong Raja? Raja Umabon. Sino umupo sa Mindanao na Raja? Raja Iligi, nagkaboy itong si Katuna. Nag-traido, nag-surrender. Patayin ko pa yun. Diba? Hindi tayo tana sana na api, diba tama? Doon pa lang naubos na si Magellan, pero nag-surrender. Sino dito sa Luzon? Si Raja Sulaiman. Ngayon, ang
ang bansa natin ang pangalan Ober. Tingnan mo sa makabuang. Tapos, govern tayo ng mga magigiting na mga sundalo, mga sultanit. Palapakalin nyo! Ni-iris nila. Bakit in-iris nila? Sa katagal ng panahon. Ilang taon tayo? Nakungger, nakinalipin ng bansa Kastila. 333 years? Kaya nawala. Ngayon, paglanding nila doon. Ha? So ngayon, paglanding nila sa Limasawa, kailan taon na ng taon yun? Bakit hindi nila alam? March 13, 1521.